よいしょ、グッドモーニング様、赤 YouTube チャンネルこそ、お分かりボタンです。力弁 YouTube チャンネルこそ、お湯をアプリティティティ様が、ピップスなガガウィンコン、ピップスサーフィン YouTube チャンネル。Okay? So, ang tips ko ngayon, ano ba ang gagawin mo? Para ganito, about sa success. Yan, pag-usapan natin yung mga success. Okay? Sa buhay ng tao, dalawa lang palagi. Ang opposite ng success, hindi successful. Ang opposite ng masaya, malungkot. Ang opposite ng mahirap, mayaman. So, dalawa palagi. So, kaya lang, bakit may mga tao talaga na nagiging successful? Okay. Kapag gusto mo magiging successful, dapat ready ka. Handa ka. Buo ang loob mo, matibay ang loob mo. Kasi marami kang challenges na harapin. Marami kang mga pagsubok na kailangan harapin. Kapag ikaw ay nag-umpisa sa negosyo, na maraming pagsubok ang binigay sa iyo, dapat thankful ka. Kasi yun talaga ang daan papunta sa success. Lahat ng mga tao na nagiging successful, dumaan sila sa maraming pagsubok, maraming challenges. Hindi basta-basta ang pagiging pagsubok, ang pagiging successful. Kaya konti lang yung nakarating sa taas. Kasi maraming sumubok, pero nung binigyan ng mga challenges, hindi na kayanan ang ginawa, nag-quit. Okay? Ito na. Para sa akin, kung every time na hihirapan ka, ay ang option mo, itigil or mag-quit. Kahit saan ka mapunta, dahil nagiging habit mo na ito, every time na mahirapan ka, ay magkukwit ka. Ganun din yung gagawin. Kasi una, nagiging kaugalian mo ito, kumbaga, nagiging kasanayan mo na. Kapag nahirapan ka, hanap ka ng ibang kapani, o di kaya magkukwit ka. Kasi nagiging habit mo na ito. So, hindi ka magiging successful pagka pinahirapan ka at hindi mo haharapin. Kailangan mo lang harapin yung mga challenges na ibibigay sa iyo. Kasi yun talaga ang daan papunta sa success. Kung feeling mo nag-umpisa ka ngayon, pag feeling mo ang hirap-hirap gawin, feeling mo hindi ka masaya, feeling mo hindi ka masyerte, feeling mo down na down ka na, feeling mo ang daming pagsubok na ibibigay sa iyo, feeling mo hindi ka masyerte, feeling mo hindi ito para sa iyo, normal yan na nararamdaman. Kasi kami lahat na yan nararamdaman namin. Kailangan mo lang yan labanan. Kasi kapag hindi mo yan malusutan, yun ang isa sa mga reason bakit aayaw ka, bakit magkukwit ka. Kasi hindi mo nakayanan yung mga pagsubok. Pagsubok yan. So, gagawin mo, dahil hindi mo nakayanan yung mga pagsubok, pwede kang titigil or pwede kang maghanap ng ibang company. So, dahil nga sinabi ko, nagiging habit mo na na every time mahirapan ka ay ang option mo palagi magkukwit. Kahit saan ka magpunta, yun at yun ang gagawin mo. Kasi nagiging habit mo. Ang pagiging successful, maraming challenge na ibibigay sa iyo. So, wala kang ibang gagawin, harapin mo lang. Kasi naniwala ako kung nahirapan ka man ngayon, kung marami man challenge ang binigay sa iyo, kung nalungkot ka man ngayon, ang kapalit niyan, magandang buhay. Nakikita mo, sa Empower Consumerism, bumibili yung mga earner, nagpapatsikin ng million-million, bumibili ng sasakyan. Ganun na ganun yung feeling nila na nag-umpisa. Yung feelings mo ngayon, ganun na ganun sila na nag-umpisa. Yung feelings mo ngayon, ganun na ganun ang naramdaman namin. Kaya lang, tinanggap namin, nilabanan na namin. Kailangan naming lusutan. Kasi kapag nalusutan namin, nalusutan mo yan, sigurado, magiging successful ka dito sa Empower Consumer. Okay?
Yan na ang tips ko sa inyo. I hope nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman. I hope na inspire kayo. I hope na motivate ko kayo sa video nito. And then, thank you sa panonood ng YouTube channel ko. God bless to all. Happy, empowered consumerism. Bye-bye!